So, today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng masarap na adobo. Kaya, halikayo't samahan nyo ko, panoorin kung paano ko sisimulan lutuin to at paano ko i-prepare ang aking special na adobo para sa aking mahal na asawa. At, syempre, para na rin sa lahat ng mga nanonood dyan. Hold up. Guys, kung napapansin nyo, tinatanggal ko po yung balat. Yung balat po mismo ng manok. Opo, tinatanggal ko po yung balat ng manok. Parang yung ex mo lang, nung nagsisimulang ligawan ka, marami siyang pagbabalat kayo para lang mapasagot ka. Ganon din sa adobo. Mas masarap ang walang balat para hindi nakaka-reply. Diba? Kasi simula nang sinagot mo siya, sa kabila ng pagbabalat kayo niya, na high blood ka na. Okay? Ngayon naman guys, yung bawang, kasama siyempre sa retaro ng adobo yan, hindi mawawala yan, ay patanggalin na natin ang balat. Ngayon, natanggalan na natin ng balat yung mga bawang. Ayan. Kaso hindi nga lang lahat. So, gagawin natin, tuturugin natin yung bawang. No? Ayan. Tuturugin natin yung bawang. Durog na durog, di ba? Kagaya ng mga ng ex mo. Tinurog niya ang puso mo. Ganyan na ganyan ang ginawa ng ex mo sa'yo. Pinaasa ka, pinangakuan ka, tapos para ka palang bawang, dudurugin ka lang pala. Ayan. Matapos ng durugin ng puso mo, iyak-iyak ka ngayon. So, ayan guys, durog na po ang bawang. Ang susunod naman natin, ayan. Siyempre, hugas mo natin kamay. Ang sibuyas. Ayan. Natatanggalan natin ang balat ng sibuyas. Kung ano may mga techniques dito yung mga professional ko para matanggal ng bilis nito. Sibuyas. Ayan. Kung mapapansin nyo, bakit sa tuwing inihiwan nyo yung sibuyas ay napapaluwa kayo? Parang yung ex mo lang yan. Ganyan kanya pinaluha. Tapos pangasahin. Papangakuan ka. Ayun. Iiwanan ka rin pala. Kaya ang labas mo, umiiyak ka. Taong akala mo, siya na yung totoong makakasama mo habang buhay mo. Kaya naman, kahit anong tiis ko na hindi maiyak sa sibuyas na to.
kayo, siguraduhin nyo, tamang tao ang ibigin nyo para hindi kayo ay iyakin kagaya ng sibuyas na ito. Okay? Ngayon, i-prepare na natin yung sibuyas, ang bawang, ang manok, nahugasan ko na rin. Ayan. And the next naman natin, kukunin ko yung kaldero na pagsasalangan ng espesyal na pabobo. So, ayan po. Naka-ready na ang ating kalan na parang spaceship. Ayan. Naka-ready na rin ang toyo. Olive oil. Suka. Pamintang buo. At syempre yung manok. At ang bawang at sibuyas. Okay? Nalagyan pa ba siya ng ano? Ang ganito. Ang tawag dito. Mamaya pa siya. Okay. Mamaya pa lang. Ngayon, itutodo na natin yung kalan sa 101%. And medyo antay lang po natin. Uminit. Yung ating kaldero. Kagaya ng relasyon nyo noong mga panahon ng mainit pa ang pagmamahalan nyo. Ganyan kayo nagsimula. Lumalamig na kayo ngayon. Maglalagay ako ng olive oil. Ayan. And healthy naman ang olive oil kahit dumami yan. Walang problema. Diba? Pagkatapos, ayan. Ang adobo daw, parang babae. Oo. Hindi kompleto pag walang toyo. Ayan. So, inilagay na natin ang manok. Halu-haluin. Ayan. Palambutin. Kagaya ng pagpapalambot mo sa lahat ng babae na nililigawan mo. Ayan. So, kaya muna natin siya dyan. Antayin natin siya mga tatlong araw. Siguro malambot na yan. Ayan. Ilang oras ba ito? Takpan mo para para malu. Guys, nailagay ko na yung manok. Inalo-halo ko na rin siya. At tatakpan ko siya ngayon. Kagaya ng pagtatakip mo sa tuwing nahuhuli ka ng asawa mo o ng jowa mo. Ganyan din ang adobo. Takpan mo ang sarili mo para agad maluto at matakpan ang kalokohan mo. Ayan, babalikan natin siya. So yun guys, pagkatapos ng ilang minuto, bubuksan na natin siya. Ayan. Halu-haluin natin. Paikot-ikuti natin kagaya ng pagpapaikot mo sa lahat ng naging ex mo at jowa mo. Ayan. Pagkatapos kanyang paikot-ikutin at pasakayin, ayun, ngaw-ngaw. So, tatakpan natin ulit siya at babalikan natin siya ng mga after 5 days. Siguro tuyo na siya. Okay? Tapos, ibigisan natin ang bawang. So yun guys, ilagay natin ang bawang. Ayan. Ang bawang ay parang tiwala. Una buo, pero dinurog mo lang. Tapos natin may ilagay ang bawang. Ilalagay naman natin ang sibuyas. Ayan. Pagkatapos mong makuha, sasaktan mo lang, paiyakin mo lang. Ayan. Igigisa natin ngayon ang bawang at ang sibuyas na magkasama. Bango!
ang relasyon nyo lang. Pambango nung una. Pero nang matagal na, wala na. So, naamoy nyo ba ang naamoy ko? So yun guys, nilagay ko na yung manok. Nilagay ko ng manok. Pag-ibisa natin siya sa sibuyas at bawang ng mga 3 minuto para manuot yung lasa ng sibuyas at bawang sa manok. Hindi magaya sa relasyon na matabang. Halloween, hayaang manuot ang toyo sa manok. Siyempre, kukulukan natin ulit siya ng 1 minuto ulit. Konti lang. Kasi naparami yung toyo. Kaya tapos siyang pakuluan ng ilang minuto. Nailagay na natin ang toyo at ang suka. Lagyan naman natin ng pamintang buo. Oo, pamintang buo. Buo na siya, kaya huwag mo na siyang durugin pa. Okay? Marami na naman nalagay ko. Check na natin ang ating abobo. Ayan. Check na natin siya. Haluin natin siya. Naparami na natin sabaw. Titikman na natin siya. Ang sarap ng abobo ko. Ayan. So yun guys, pagkatapos natin tikman, parang yung ex mo, tapos mo tikman, iiwanan mo lang. So ayan, duto na ang aking abobo. Ayan. Kaya tinawag siya ng abobo. Ang daming sabaw ng aking abobo. Nalunog yung manok. Dika na, sasabayan nyo kami kumain. Oh, wala tayong kutsara dito. And guys, ready to eat na tayo. At please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At huwag na rin kalimutan na i-support ang lahat ng mga kaibigan natin dyan. Mag-shoutout sa inyo lahat dyan. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kakain na ako. Bagus. Siyempre, at titikman natin ang unang sakmal. Grabe. Tikman mo yung abobo ko. Makakalimutan mo pangalan mo. Pati address mo. Grabe. Pati yung manok. Nanunuot yung toyo. Sarap. Salamat. Bye-bye.